So sa bidyong ito, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang paraan kung paano mag-lowered or magbaba ng clearance ng ating mga motor at sa paraang maaabot natin ito ng ayos. Isa sa preference sa pagpili ng ating mga motor ay ang comfortability. At kasama na nga dito ang comfortability sa seat height natin o ang kakayahang makaupo sa ating mga motor sa paraang hindi tayo nahihirapan at naaabot natin ang kalsada. Pero dahil sa sobrang in-demand ng mga Honda Click ay maraming mga taong nagkakagusto dito. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay pumapabor yung sitwasyon. Dahil alam naman natin na yung ating mga motor ay prototype o may iisang sukat lang at hindi ito nakakustomize para sa mga height natin. Kaya naman kung minsan ay hindi nagiging akma sa atin yung ating mga motor or hindi natin ito abot. Kaya naman kung minsan nagtitiptoe na lang tayo or kung minsan lumulutang na lang yung ating mga paa sa kalsada dahil hindi natin abot. So yung ideal height kasi para sa motor na to ay 5'4 pataas at sila yung may kakayahang maabot pa yung mga kalsada at makaupo ng maayos sa mga motor. Pero paano naman yung mga hindi pinalad sa height or mga 5'2 pababa na hindi abot yung ating mga Honda Click? So ang good thing kasi sa kahit anong uri ng mga motor ay pwede natin silang i-customize at kasama na nga dito ay ang i-lowered siya or pababaan yung clearance. So sa ating mga motor kasi ay may apat tayong paraan para mapababa yung clearance niya. Unahin ko na yung pinaka-reliable or yung pinaka-magandang paraan para ibaba yung clearance ng ating mga motor. At yun nga yung number one natin, tabasin yung upuan. Tinawag natin itong reliable dahil ito yung simpleng paraan para nga mapababa yung clearance natin ng ating mga motor at makaupo tayo ng maayos. So basically kasi sa ating mga Honda Click, meron itong foam sa loob kung saan medyo makapal yung dating niya at nagbibigay ito ng comfort sa atin. Pero meron tayong paraan para bawasan ito at nang sa gayon magkaroon tayo ng way para bumaba yung seat clearance natin at maabot natin yung mga ground or yung kalsada. So approximately kaya natin tong bawasan ng 1 inches para sa normal na tabas lang at 2 inches kung gusto natin ng flat seat na upuan. So malaking bagay para sa mga 5'2 kasi parang madadagdagan sila ng 1 to 2 inches na clearance or baba ng motor at maabot na nila yung mga kalsada. So para magka-idea kayo kung paano ginagawa yung pagtatabas ng motor or yung foam nito, ang unang step na ginagawa is tatanggalin itong mga staple na to or yung na pandikit sa cover natin. Then pagkabukas natin nito, makikita natin yung foam at yun, yung foam na yun pwedeng tatabasin nila or babawasan nila sa pamamagitan ng lagare, ng lata or whatever. So kung hindi kayo marunong magtabas ng inyong mga foam, ng inyong mga upuan, pwede kayong pumunta sa mga motor shop at patabasan ang inyong mga motor. So sabihin nyo lang, sir, patabas po ng upuan ko, medyo mataas kasi. So nasa inyo na kung gaano kalaki yung tatabasin sa inyong mga upuan, depende sa inyong mga preference. Kaya din natin nasabing ito yung pinaka-best na paraan dahil ang paraang ito ay walang epekto sa performance ng ating mga motor. Sa bilis, sa arangkada, wala. Ang mangyayari lang talaga is bababa yung upuan natin, mababawasan siya at makakaupo na tayo ng maayos. Pangalawang paraan para ibaba or i-lower yung ating mga motor ay sa pamamagitan ng ating mga suspension or mga shock natin. So halos lahat naman ng mga motor ay may suspension or may shock. Meron tayong tinatawag na front shock natin at meron tayong tinatawag na rear shock. So maaari nga nating ibaba ito depende sa ating mga preferences. Pero tandaan natin na kapag nag-adjust tayo sa front shock natin or sa front suspension, kailangan mag-adjust din tayo sa rear suspension natin. Ibig sabihin, yung pag-adjust ng dalawang suspension natin sa harap at sa likod ay dapat parehas na mag-a-adjust kung sakali mang mag-a-adjust tayo. Hindi pwedeng gagalawin lang natin yung isa, hindi pwedeng gagalawin lang natin yung isa. Kasi may proportion yung ating motor na nakaka-apekto kung sakali mang mali yung suspension natin dito sa harap at likod. Dito sa ating rear shock ng ating Honda Click, hindi siya adjustable. Pero yung ibang motor may di-adjust, ina-adjust, may iniikot lang. Pero dito sa stock, dito sa Honda Click, hindi siya adjustable. So yung way natin para mapaliit yung suspension natin or mapaliitan yung shock natin dito
sa pamamagitan na ng pagpapalit ng mismong shock. So, ang stock kasi natin ng Honda Click is na may sukat na 330 cm. So, ang way para mapaliitan ito is bumili tayo ng mas maliit na suspension, which is pwedeng 320, 315, 310, 300, 290. So, depende na yan sa preference natin kung gaano natin siya gustong pababaan. So, the more na mas maliit yung shock, the more na mas bababa yung rear na part ng motor natin. So, kapag nagpaliit tayo, kagaya ng sinabi ko kanina dito sa likod, is kailangan din natin i-adjust dito sa harap. So, dito sa harap naman, is hindi tayo magpapalit ng ating mga suspension. So, may tinatawag tayo na magic lowered or gagalawin lang yung tornilyo dito. Tuturo ko na lang yun sa mga bukod na tutorial natin. So, yung dalawang option na tinutukoy natin kanina, yung magic lowered, yung pagkakaalam ko, ibababa itong part na to ng tube. So, ayan, may pag-adjust na gagawin. Then, yung pangalawa naman is paggalaw nitong tornilyo. So, basically, iaangat itong buong part na to, kasama na to. So, ang mangyari, may mag-offset or may aangat dito na part ng tube na ito. So, yan, aangat yan. So, yun yung paraan para i-adjust natin yung front natin, no? So, kung malaki man yung ginawa nating pag-adjust dito sa harap, kailangan iakma din natin dun sa likod. So, kailangan kasi proportion yung ating mga suspension para nang sa gayon hindi maka-apekto sa speed, sa arangkada, or maging matagtag yung ating mga motor kapag minamaneho natin. So, yun yung pangalawang paraan, pag-adjust ng suspension. So, pangatlong way para ma-lowered or mapababaan natin yung ating mga motor, ito medyo magastos na ito, ay yung pagpapalit ng ating mga gulong. So, basically, paliliitan lang natin yung ating mga gulong. So, kagaya ng sa concept ng shock, kapag nagpalit tayo or nagpaliit tayo ng gulong sa kahit alin man dyan, kailangan proportion pa rin sila. Ibig sabihin, kung magpapaliit ka dito sa harap, kailangan magpaliit ka din dito sa likod. Kung malaki yung niliit mo dito sa harap, malaki din yung iliit mo sa likod. Ibig sabihin, kailangan proportion. Kagaya ng sa suspension, may epekto din kasi kapag mali yung proportion ng ating gulong sa harap at sa likod. Basically, yung ating mga motor, maliit yung mga gulong niya sa harap at malaki ng konti yung nasa likod. So, sa aking Honda Click, 90 by 80 by 14 yung harap, 110 by 80 by 14. So, kapag pinaliitan ko pa tong harap, mag-a-adjust na rin ako sa likod. So, ayun, kailangan proportion. Basically, kapag ginawa natin yon, pinaliitan natin yung gulong, may epekto na rin yon sa clearance ng ating mga motor. So, simple concept lang naman yon, no? So, kung lumiit yung gulong na yan, siyempre, mababawasan yung clearance niya dito. Mababawasan yan at bababa na ng konti yung ating mga motor. So, kung mas malaki yung niliit natin sa ating mga gulong, mas malaki rin yung clearance or chance na bumaba or mag-lowered yung ating mga motor. So, dito sa pagpapaliit ng gulong, no, may malaking chance or malaking consequence itong magiging epekto sa ating mga motor. So, maybe sa speed, sa konsumo ng gas, at etc. So, tandaan lang natin na kada may minomodify tayo sa ating mga motor, may chance na may nagbabago sa performance niya. Maybe sa bilis nga, sa arangkada, sa gas consumption. Pwede rin natin tignan yung theory na kapag mas maliit yung gulong, mas mabilis, mas malakas yung hatak. Pag malaki yung gulong, mababawasan yung speed pero may comfort tayo at stable tayo sa kalsada. So, yun yung pangatlong paraan para i-lowered yung ating mga motor, pagpapaliit ng ating mga gulong. Yung pang-apat natin ay hinuli ko dahil hindi na to advisable pero may kakayahang i-lowered or ibaba yung clearance ng ating mga motor. At yun nga yung pagpapalit ng ating mga mags. So, yung ating mga motor ay may kanya-kanyang mga akmang mags yan kung saan magkakaroon tayo ng magandang proportion, magandang speed arangkada dahil sa maganda or tamang size ng ating mga mags. Baka may hindi lang po nakakaalam kung ano yung mags. Ito, lapitan po natin siya. So, ito po yung pinagkakapitan ng gulong kung saan nakalagay yung ating mga gulong. So, kapag solid ano siya, solid structure siya, mags yung tawag. Tapos, yung rim naman po, yung may mga rayos or yung may parang mga tube na maliit. So, yun, nakalinya sila na marami.
So ito, mags, sa ating Honda Click, 14 po, 14 inches po yung diameter niyan. Pero nagvavary yan sa mga motor. Yung may iba't ibang size kasi ng mga mags. Sa mga mas malaking motor, mas malaki yung mags nila. Pero sa Bergman, kung mapapansin nyo, maliit yung mga mags nila kahit malaki yung kaha, no? So yung pinaka-akma kasi sa Honda Click, 14 diameter, yan yung isinet ng manufacturer. Ngayon, kung magpapaliit tayo ng mags, siguro mag-adjust lang tayo ng isa or half inch. Halimbawa, 14 to, mag-adjust tayo ng 13.5 or 13 kung meron man mga ganong size. So yung concept kasi nun, kapag nagliit po tayo ng ating mga mags, magliliit din po tayo syempre ng ating mga gulong kasi hindi nakakasya yung ganitong gulong sa mas maliit na mags. So ang mangyari, dalawa po yung papalitan natin. Kapag pinalitan po natin yan, yung mags, gulong, liliit po or magkakaroon na po ng mas mababang clearance yung ating mga motor, mas maglo-lowered po po yan. So yun, hindi ko siya advisable pero may kakayahan yung pagpapaliit ng mags na bumaba yung clearance ng ating mga motor. So yun po yung pang-apat na paraan para i-lower or ibaba yung clearance ng ating mga motor, paliit ng ating mga mags. So kung kinapos man kayo sa isang step natin or sa isang paraan natin, pwede nyong gawin yung dalawang paraan para the more na mas bababa pa yung ating mga clearance. Halimbawa, pababaan natin or patabas natin yung upuan and then paliit natin ng konti yung ating mga gulong. Mas malaki yung chance na mas maglo-lowered yung ating mga motor. Pero tip ko lang din sa inyo, tandaan nyo lang din na dapat may sapat pa rin na clearance dito sa baba yung ating mga motor para nang sa gayon hindi kayo mahirapan sa mga humps, hindi yan sumayad sa mga maliliit na lubak lang at wala kayong maging aberya dito sa clearance dito. So yun, tandaan nyo rin na huwag masyadong mababa ito na halos sumagad na. So iakma nyo lang yung inyong pag-adjust base sa inyong preferences at yung sasakto sa inyo. Para nang sa ganong paraan, hindi na kayo mahirapang abutin yung kalsada, umupo ng maayos, abutin yung upuan at makapag-drive na kayo ng maayos sa kalsada. So yun lang muna para sa video na ito. Sana nakatulong ito sa inyo. The more you click, the more you know, usapang mag-lowered, pababaan ng clearance yung ating mga motor. Bye-bye!